Mula dito sa People's Alternative Media Network o Alter Media, ito po si Edge Uyanguren, kasama ang dating dekano ng UP College of Mass Communication at National Chairperson ng Alter Media, Luis Teodoro po, para sa programang naglalayong suriin ang iba't ibang usaping bayan at bigyang linaw ang samot-saring katanungan. Yan ang totoo. Nitong linggo, nag-enjoy ang buong Metro Manila sa mahabang weekend. At nag-enjoy rin ang ating mga estudyante dahil sa mahabang bakasyon. At naganap nga ang pagpupulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at ito pong East Asia Summit. Ang tanong natin, paano nga ba ito ibinalita ng media? At ano nga ba ang naging kahulugan ito sa ordinaryong mamamayan? Professor Luis Teodoro, sa atin pong mga balita, ano po sa tingin ninyo ang naging daloy ng pagbabalita at anong mga ulat tungkol sa ASEAN at sa East Asia Summit meetings? Parang typical sa media natin na yung kakulangan ng pagpapaliwanag. Saka yung pag-focus sa tingin nila ay mga popular na interest. No? For example, ang makikita mong dominant na focus, yung sa traffic. Saka yung mga maliliit na detalye, gaya ng ano man suot ni Trump, anong suot ni Pangulong Duterte, tapos yung mga pagbisita ni Trudeau sa isang fast food chain, and so on, yung mga ganon. Pero meron namang mga spots na merong attempt na i-cover yung mga mahahalagang ano. For example, merong isang broadsheet na pinoint out nila na yung Rohingya human rights crisis sa Burma ay hindi napag-usapan. Ngayon, mahahalagang mga issues ito. Yung human rights issue, in fact, ay mahalaga yan sa Southeast Asia kasi marami dun sa mga membro ng ASEAN countries have been accused of human rights violations. Ang isang katanungan siguro ng maraming Pilipino, bakit Association of Southeast Asian Nations yan, bakit nandyan ang mga leaders ng China? Bakit nandyan ang leaders ng Canada? Bakit nandyan ang si Trump, ang Pangulo ng United States, no? ng Estados Unidos? So isa yung mga tanong, ano? Hindi yun nailinaw kung bakit sila nandito. No? Tandaan natin na China, Russia at saka US. Ito yung mga malalaking bansa na mayroong rivalry yan, ano? Ang rivalry nila sa Asia, ang isang expression. At isang expression yan sa Southeast Asia. So bakit nandito sila? Yun eh, hindi pinaliwanag. So sinasabi niyo po, mas lalong naging komplikado yung sitwasyon sa halip na ilinaw kung ano yung mga prioridad, ano yung agenda sa mga pulong. Kasi dalawang pulong po yun. May pulong ng Association of Southeast Asian Nations at yung pulong ng East Asia, no? Kung saan member nga yung Amerika at ang ibang mga bansa. So, tingin niyo po ba hindi naging priority yung reporting? Ano ba? Yung reporting, hindi naging... Kasi ang isang dapat maintindihan natin ng mga Pilipino, ano ba yung silbi ng ASEAN? At saka, tayo ba yung nag-develop na? No? Kasi ang ASEAN, 50 taon na yan, 50 years na yan. So ano ba, sabi nila nag-develop daw ang ASEAN countries. Pero pagka tinignan mo yung mga ASEAN countries, o Cambodia, o yan ang mga least developed na ano eh, ng mga countries dito eh, no, tayo. Least developed tayo, di ba? Compared to Singapore and Malaysia. So yung mga ganong mga issues, ano ba ang naging pakinabang natin sa ASEAN? No? Despite the differences nga in development, ang nangyayari dyan, one community daw, pare-pareho ang focus. Paano yun? Pwede ba yun? Yes. Hindi yun na ipaliwanag ng media. Kumbaga yung critic sa usapin ng kaunlaran, no, sa nakalipas na 50 taon, ay nagulang doon. For example, ang tingin ko dyan, from a journalist, mula sa pagtingin na pananaw ng isang ng pamamahayag, ano, may mga protest. Yung mga protest could have been the occasion to explain why may mga protest. Bakit ba sila nagpo-protesta? Ano ba ang dahilan? Ano? Kasi sabi nila, bubuksan daw yung region at saka ang Pilipinas sa imperialist plunder, sabi ng mga nagpo-protesta. Ano ang ibig sabihin nun? Ang nangyari, nag-focus dun sa yung inatake ng polis, yung mga dinisperse yung mga nagde-demonstrate, for example. At yung paggamit nila ng teknolohiya. Paggamit nila ng bagong teknolohiya daw, yung sonic something, no, para mag-disperse yung mga tao, no, and so forth. No.
So yun ang naging focus. Hindi na, so tingin nyo kulang na kulang pa rin, no, sa pag-intindi. Karaniwang pagkukulang yan ng ating media. Eh. Yung mga komplikadong mga issues, yung mga serious na mga issues, eh, madalas eh, nagiging ano lang, the police lang. Ano. Mm. Although yung mga ibang broadsheet, medyo they try to pay attention to that, to those issues. No? Ano? Kasi yung mga decision sa ASEAN, eh, may epekto yan sa kabuhayan, sa buhay at kabuhayan ng mga Pilipino. No? Tayo ba eh, habang panahon na lang na tayo eh, mag-host ng mga base militar, no? Dapat ba eh, bubuksan na lang yung ekonomiya natin, no? Bubuksan palalo ang ekonomiya natin sa penetration ng mga malalaking bansa. Gaya ng mining, for example, no? Kasi ano yan eh, sa neoliberal kan, buksan lahat eh. Sa neoliberal economics, bukas lahat yan. No? So, yun na lang yung isang tanong doon. Habang panahon ba ganun na? Ang nangyayari nga, parang ito'y naging isang komunidad na pare-pareho mga policies na which you can sum up as opening yung region to doon sa malalaking mga bansa, yung mga korporasyon ng malalaking mga bansa. For example, yung maganda nga yung sinabi yung agreement on OF on foreign workers, no, pinasinabi na pare-parehong protection and so on and so forth, pero isang tanong diyan eh, habang panahon na lang ba magpo-provide ba yung mga bansa ng Southeast Asia gaya ng Indonesia at Pilipinas ng mga workers para sa mga more developed countries? Hindi ba tayo magde-develop enough para hindi na kailangan yung ating mga manggagawa eh aalis ng Pilipinas, kundi dito na sila makakuha ng mga trabahong kapakipakinabang? Sa huling tanong po, sa tingin niyo po ba ano ang katotohanan sa likod nitong mga pagpupulong na ito ng iba't ibang mga bansa dito sa ating bayan? Ang katotohanan niyan eh yung nandito yung mga malalaking mga napumarito yung mga leader ng malalaking bansa para to assure na yung ASEAN eh maging continuing source ng cheap labor, pabayaan pumasok ang kanilang mga businesses na without much regulation or without any regulation, yung mga ganun ang primary ano niyan, ano. Supposedly development daw ito. Pero nakita natin in the last 50 years na ASEAN has been in place, eh ganun pa din ang sitwasyon ng Pilipinas, Cambodia, Laos, and so on. At yan po ang ating mga balita at yan po ang ating mga sinuri ngayong linggong ito. Mula po sa People's Alternative Media Network, ito po muli ang inyong makasama, si Edge Uyanggoren at si Luis Teodoro po, para sa programang Yan ang Totoo.